Hey guys, so welcome ulit dito sa impromptu video ko. Pag-uusapan naman natin ngayon kung ano ba yung mga magandang coins na pag-investan ngayon aside from Bitcoin, aside from Ethereum na sobrang matunog na. Tingnan natin kung ano ba yung mga magagandang mga bagong coins or siguro medyo matagal ng coins pero tumataas yung value ngayon. So, share ko sa inyo yung mga pinag-investan ko, kung kumita nga ba talaga ako or ano yung mga plans ko sa mga future investments ko. Tingnan natin dito sa crypto.com. Okay. Kung meron kayo ibang mga app na ginagamit, share nyo rin sa amin dito sa video na to sa comment section kung ano yung mga ginagamit yung app, kung nakakatulong ba yan or sobrang ganda ba ng app na yan. Share nyo rin sa amin kasi ako nasanay ako sa crypto.com, so ito lang naging ginagamit kong app. Dati, of course, nagtitrade ako sa coins.ph pero apat lang kasi yung mga coins doon. Nandun yung Bitcoin, Ethereum, BCH, tsaka XRP lang yung mga available na coins doon. So hindi maganda yung choices ng mga coins niya. Kasi parang napagsawaan na yung mga coins na nandun. So maghanap tayo ng isang magandang app na nandun lahat ng mga coins na pwede ka talaga mag-earn ng pera kasi mga papausbong pa lang. And pag naglagay ka talaga ng pera, automatic talaga mafe-feel mo talaga yung paglaki ng pera mo. So makikita nyo rito, ito yung mga favorites ko pero it doesn't mean na ito yung mga top coins na available sa market ngayon. Siyempre, bibase ko rin yung mga nilalagay ko sa favorites ko kung ano yung available sa coins.ph para if ever gusto ko na i-transfer yung pera ko from crypto.com to coins.ph, ayoko na mag-trade siguro sa crypto.com or ayoko na mag-trade ng cryptocurrency and gusto ko na ilagay lahat ng mga pera ko sa regular bank account ko, at least madali ko na siya i-transfer from crypto.com to coins.ph and then from coins.ph, transfer ko siya sa regular bank account ko. Sa ngayon, nag-i-enjoy pa naman ako and yun nga, nagkaroon ng roller coaster ride over the past weekend kasi nga sa nangyari sa Wirecard na isa sa mga nagpa-process ng mga transactions ng mga MCO debit cards natin. Although hindi siya related sa crypto.com, naka-apekto siya sa MCO debit cards kasi siya or sa crypto.com as a whole kasi syempre parang sinuspend ng crypto.com lahat ng mga transactions involving MCO debit cards during that period of time kasi so yun nga, wala na nga yung Wirecard, nag-file sila ng insolvency. Syempre, crypto.com also wanna protect the money na naka-cash in sa mga debit cards ng crypto.com. So ganoon yung ginawa nila habang naghahanap sila ng panibagong vendor na magma-manage ng mga MCO debit cards natin. Okay, so tignan nyo rito. Ayan, so syempre, andyan na yung Bitcoin, andyan yung Ethereum. Tether is a, tawag dito, stablecoin. Kung sakaling gusto ko maging safe, ayaw kong galawin yung pera ko or ayaw kong mag-invest sa cryptocurrency, gusto ko lang makiramdam, ilalagay ko dyan yung cryptocurrency ko para lang, naka-safe lang siya. Kasi hindi naman gumagalaw yung mga stable coins. Gaya nga na sinabi ko sa mga previous videos ko, kung $1 siya, ang value niya is $1. Or kung kunyari, itong Tether na to, $1 yung value niya, tataas siya or bababa, pero $1 pa rin siya. So, yan yung isang safe na mga coins. XRP, Bitcoin Cash, tinitignan ko lang yan, pero parang hindi ako interesado mag-invest dyan. Litecoin, yan, isa yun sa mga problema ko itong Litecoin na to. Dito ako nag-crypto earn last month. Naglagay ako rito na, bumili ako ng 5 Litecoin. Tignan nyo rito sa crypto wallet ko. Buti na lang natapos na siya kasi mabubuisit ka sa nangyari sa investment ko sa Litecoin na yan. Ayan o. Naglabas ako ng $223 para sa 5 Litecoin back in May 29. Tapos, nung nakuha ko siya kahapon, ito na lang yung available niya. Withdrawal. 208. Diba? Lugi ako ng mga magkano? Mga palpak na naman yung totoong, ito na nga totoong calculation. 223, di ba? Minus 208 na lang. So, nalugi ako ng $15 dyan sa hinayupak na Litecoin na yan. So, yun nga. Lesson learned. Pag mag-crypto earn kayo, dapat sigurado kayo natataas yung value ng coin niya. Kasi kung hindi, wag na lang kayong mag-invest sa mga long-term stake nila. Mas maganda nang piliin yung flexible term kasi syempre at any time kung nakikita mo lalo na hindi ka na
komportable sa nakikita mo pagbagsak ng coin mo, and then you can easily pull it out at any time. Anyways, nag-earn pa rin naman siya ng interest. Yun nga lang, hindi kasing laki ng pag-earn ng interest nung nasa 1-month term or nasa 3-month term. So, yun lang yung magiging downside niya. Pero at the same time, wala namang magiging masama siguro kung siguro mag-ano ka lang. Especially kung, syempre, importante sa atin yung pera natin. Sabi ko nga sa inyo, ito yung perang nilagay ko rito sa crypto.com. Pinaghirapan ko ito ng ilang taon. Tapos makikita mo na lang na biglang bumabagsak ng ganyan. So, malulungkot talaga ako. So, ayan, isa yan. Ayoko na yan. Tatanggalin ko na nga sa ano kayang Litecoin na yan. Tanggalin ko na yan sa favorites ko. Buisit ako dyan. Tapos, saan tayo dito? Saan pa yung mga favorites ko? Dito. Cardano. Siyempre, yun yung paborito ko, Cardano. Kasi, matunog tong Cardano na to ngayon. Lalo na ako siguro, nanonood, aside from this video channel, kung nanonood din kayo ng mga ibang YouTube videos, I'm talking about cryptocurrencies. Matunog lang matunog yung Cardano ngayon kasi lalo na maglalabas sila ng project ngayong July. Yung pangalan ng project na ilalabas nila ngayong July is called Shelly. Okay. Hindi ko na i-elaborate kung ano ibig sabihin ng Shelly. Siguro gagawa na lang ako ng isang video kung ano nga ba yung mga project ng Cardano. Pero marami itong series of projects ng Cardano. Itong si Shelly, na-delay na to. Sobrang delayed na siya. Kasi supposedly, ang intention nila is to launch this in 2018. Pero na-delay siya ng ilang years. And finally, they are able to come up with a product, with a final ano phase ng product or ng project na to. At ilo-launch na daw nila by July. Imagine na lang yung value ng Cardano ngayon na medyo mababa pa. Pag na-launch na nila itong ano, Shelly, tataas bigla syempre yung value niyan. Just like any other coins na merong mga projects na bago, tumataas lagi yung mga coins na yan. And then eventually, pagka na-reach niya na yung peak, biglang bumabagsak. So laging ganun naman yung mga trend ng mga coins. For Bitcoin, for example, nangyari ngayon, especially nasa end of the month na ngayon, matatapos na yung staking ng mga karamihan. So, mag-harvest na sila ng mga na-stake nila sa Bitcoin. And yun yung reason kaya bumabagsak yung Bitcoin ngayon. Kung makikita nyo mga over the past few weeks, umabot yung Bitcoin ng... Tignan na lang natin dito yung 1 month. Umabot pa siya ng 10,000 eh. Tignan nyo. Pero ito yung week na to, pabagsak yung Bitcoin. Ayan o, kita nyo. Kasi nag-harvest na nga yung mga tao. Ayan. Lalo nang bababa pa yung Bitcoin. Siguro within the next few days or siguro within the week, babagsak pa yun ang babagsak. It's a good and bad thing. Siyempre, sa mga bagong investor ng Bitcoin, hindi maganda yan. Lalo na yung kung hindi nila tinignan kung ano iba yung trend or hindi sila nanonood na ibang mga, ano, na mga tips na may ibang mga YouTubers. Siyempre, kaka-invest lang nila. Siguro naglabas sila ng 10,000 kasi nakita nila na optimistic na naman yung value ng Bitcoin. Pero eventually, bumabagsak siya. Ang reason behind that is because nga mag-harvest nga yung mga tao na nakastake ng mga 1 month, ng mga 1 year, something like that. And this is not the best time for you to invest in Bitcoin. Tignan naman natin Ethereum. Okay lang din yung Ethereum, stable na siya. Pero hindi magandang pag-investan kasi maliit lang talaga yung nagiging value niya. Pero yun nga, maganda rin investment yung Ethereum back when nagkaroon ng problema dahil sa COVID. Lahat sila bumagsak and tumataas ngayon. Imagine mo kung nagbumili ka ng isang Ethereum back in March, 104 lang yung value. Ngayon ang value niya ngayon is nasa 226. So na-double yung pera mo supposedly. Naglabas ka ng 100 pesos, ngayon 200 pesos na siya. So i-multiply mo yan kung gaano kalaki yung gusto mong investment. Sayang. Sayang na sayang, di ba? Ako rin, late na rin ako nag-invest kasi nag-start ako sa crypto.com investment back in May lang. So na-miss ko yung mga investments na yan, yung ano paglago ng mga cryptocurrencies na yan over the past few months. Pero hindi pa naman huli. So sabi ko nga sa inyo, pwede kayo mag-invest uli ngayon sa mga coins na gusto nyong piliin sa crypto.com. And then from there, makikita nyo yung paglago niya. And then manood na rin kayo ng channel na to kasi syempre papakita ko sa inyo, transparent naman ako eh. Makikita nyo naman or sasabihin ko naman sa inyo kung bagsak na yung coin, bumabagsak yung coin or kung tumataas yung mga coin. And then of course, you also do your own research. Hindi rin po ako financial advisor, just a disclaimer. So yung mga sinishare ko sa inyo is based on my experience and based na rin sa mga napapanood ko. Sinishare ko lang sa inyo para
magtulungan tayo para sa pagbuti ng mga investments natin sa mga cryptocurrency market. Okay? So, sama si Cardano, si Tezos. Hindi ko maintindihan kung bakit ko nilagay ito dito, pero narinig ko talaga sa maraming mga videos na pinapanood ko during my free time. During my free time, ang pinapanood ko talaga is yung mga cryptocurrency vlogs. Saan ba maganda mag-invest? Merong blog na nagsabi na maganda itong Tezos, which is true kasi makikita mo yung value niya ngayon tumaas ng 0.27%. Maliit lang naman siya, pero kung titignan mo yung 6-month trend niya, tumaas din siya. Although, yeah, pababa yung value niya ngayon. Pero may narinig akong isang vlog eh. Kaya nga nilagay ko siya dito sa favorites ko kasi gusto kong parang i-monitor yung coin na yan. Chainlink is also a good coin. Apparently, ngayon number 13 siya. At maganda yung value niya over the past 24 hours. Tapos, titignan niyo yung over the past 6 months. Yan, syempre, i-ignore na natin yung March kasi talaga bumagsak lahat ng mga coins niyan. Pero titignan nyo rito, from $1.94 back in March, umabot na siya ng $4.58. Nag-close siya ngayon ng $4.59. So, ang laki ng times 4 siguro. Kung mali-mali yung computation ko, guys, paki-correct na lang. I-post nyo yung mga tamang computation sa comment section kung mali-mali yung computation ko. Sabi ko nga, impromptu tong video na to. Natuwa lang din kasi ako kasi nakita ko tumaas ulit yung value ng CRO coin ko na sobrang kinalulungkot ko over the past few days, lalo nung Sabado, Linggo. Talagang hindi ako makatulog na maayos yan kasi sobrang bagsak dahil nga sa nangyari na scandal ng Wirecard, ha. So marami siguro mga nag-pull out, marami rin siguro nagpanic and nag-cause ng pull out ng mga shares nila sa crypto.com. Pero yun nga, dahil na-address naman ng maayos ng crypto.com, especially yung CEO nila si Chris, nagkaroon talaga ng sobrang fluid or sobrang maayos na plan kung anong gagawin nila after sa nangyari sa Wirecard. Then, bumalik uli yung tiwala ng mga tao, tumaas uli yung value ng mga coins nila, which is really good sa mga investors. Makikita mo talaga dyan kung paano mag-handle itong management ng crypto.com. Hindi rin naman sila mga pipichuging management kasi galing talaga sila sa mga malalaking kumpanya bago sila nagtayo ng sarili nilang kumpanyang crypto.com. Galing sila sa mga blue chip companies and then nagsama-sama silang lahat para mag-organize isang magandang company which is involving themselves into crypto market. So, syempre, crypto.com, Chainlink, USD coin is another stable coin. So may pagpipilian ako kung itong USD coin yung gagamitin ko or yung Tether if in case gusto ko maging stable lang yung pera ko. Pero parang magalaw to eh. Malikot tong USD coin. Ngayon 1.01 yung value niya. Kung titignan mo yung Tether, laging $1 lang yung value niya. Pero itong si USD coin, ngayon 1.01 yung value. Pero hindi nga tataas ng 1.01 yan hanggang maximum na yung 1.01. And siguro minimum na rin pag mag-lose man sila, 0.99 cents yung pinakamababa. Hindi na yan, hindi na tataas, hindi na bababa. So yun yung ibig sabihin ng mga stable coin. Si Maker, maganda rin yung performance ni Maker kaya nilagay ko siya dito. Kung makikita niyo yung performance niya over the past 6 months, tumataas din siya. Nagkaroon siya ng peak performance back in June 17, umabot siya ng $685. Pero ngayon, $455 na lang siya. So, siguro, nag-invest yung mga maraming tao and then eventually nag-pull out or naka-stake na or something like that. Kaya bumagsak yung coin na yan. And then, of course, Synthetics Network. Maganda rin to. Narinig ko rin to sa mga YouTubers, famous YouTubers, for the past 6 months, kung makikita niya ang value niya, umabot na siya ng 1.82 na siya ngayon from 0.40-ish, 0.36 pa nga siya back in March. Oh. So, laki talaga nung kung doon ka pa lang sa March nag-invest dito sa synthetics na to, ilang multiplier yan sa pera mo. Parang lumalabas, ilang percent yan?
Tignan mo. From 0.38, sabi mo bumili ka ng isang coin worth 0.38. I-multiply mo siya sa value niya ngayon. Laki na niyan, lalo na kung malaki investment mo. Sobrang laki na sigurado ng pera mo ngayon. So yun yung mga i-watch out nyo rin. I'm not saying that these are the best coins in the market. Kung may mga alam kayong mga best coins na siguro hindi ko alam, please share it with us para, or share it with me para at least matignan din natin yan at ma-post din natin sa mga future videos na yan. Yung mga bihasa na masyado sa ano, cryptocurrency, please share your experiences with us. Ang purpose naman ng channel na ito is magtulungan tayo para gumanda yung mga investments natin. Huwag natin i-stuck sa isang coin lang investment natin, unless siguro sobrang promising yung coin na yon at feeling natin talagang tataas yun, eh keep lang natin yan. Sabi nga ng ibang mga YouTuber, sabi nga nila, patience lang naman talaga importante. Maalala nyo, meron pang storya, actually totoong storya naman talaga yon, na meron siyang 10,000 Bitcoin back in 2009-2010, 10,000 yung Bitcoin niya. Since merong store sa US na bumibili ng na tumatanggap ng Bitcoin in exchange for pizza, binili niya ng 2 pizza boxes yung 10,000 Bitcoin niya. And then alam niyo na kung ano nangyari sa history. Yung 10,000 Bitcoin niya, dapat milyonaryo na siya ngayon, or siguro, yeah, milyonaryo, bilyonaryo na siya ngayon. Pero binenta niya lang yung 10,000 Bitcoin niya, or binigay niya lang yung 10,000 Bitcoin niya in exchange of 2 pizzas. So yun nga, patience is very important pag nag-invest ka sa cryptocurrency. Hindi porke bumagsak yung cryptocurrency na investan mo, magi-give up ka na. Syempre, hintay ka lang, tataas din yan. So pangit naman na biglang mong pinull out yung pera mo tapos biglang tumaas yung ano, cryptocurrency na yun, di ba? And yung purpose din ng channel na to is to help you guys, guide you guys. Magtutulungan naman tayo dito eh. Babalitaan ko kayo kung ano yung mga nakikita ko mga magandang investments in the future, and i-share nyo rin sa amin kung ano yung mga nakikita nyo mga magandang mga investments, not necessarily within crypto.com app. Kung may mga alam pa nga kaibang app na pwede natin gamitin para sa mga investments, then share it with us. Lagay nyo yung mga referral link nyo dyan para kumita kayo ng pera. And guys, so yun lang naman yung topic ko sa video ko ngayon. By the way, pakita ko nga pala sa inyo yung ano, diba? Papaalam na ako. Papakita ko sa inyo, medyo natuwa lang ako kasi tumaas talaga yung value nung crypto.com investment ko. Kung naalala nyo sa previous videos ko, yung mga news flash kong videos na sobrang bumagsak yung crypto.com currency, yung CRO, yung initial investment ko, ito nga, sabi ko nga, yung pinaghirapan ko over the past few years, inipon ko lahat, nilagay ko dito sa crypto market, sa crypto.com, kasama na yung MCO stake natin, nasa $1,900 siya. And then, umabot siya sa point na naging $2,425, around that much, yung value ng coins ko. So, tuwan-tuwa ako, syempre, di ba? And then, Wirecard happened. Bumagsak yung coin ko, naging 2,100 something na lang. Kumikita pa rin ako kasi 1,900 nga, 'di ba? Tapos naging 1,000 nasa 2,100 pa rin yung value niya. May $200 pa rin ako. Hindi pa rin masama. Pero nakikita mo bumagsak yung coin mo from 2,400 to 2,100. Nandun ka na eh. Kumita ka na ng $500 sa initial investment mo, tapos biglang bumagsak uli sa 10,000 pesos or sa ano, sa $200. So medyo masakit 'yon. Pero at least ngayon nakikita ko ulit na tumataas uli siya. Maganda uling mag-invest sa CRO coin, especially maganda yung pagmamanage ng management ng crypto.com. Kung makikita nyo, bumabalik na yung momentum, eh nasa 2,394.62 na yung value uli ng pera ko from 2,100 over the past weekend. Yung investment ko dyan is, sabi ko nga, karamihan ng mga investment ko. So ngayon, nasa crypto earn pa yung 1,255.87. So, ang initial investment ko sa crypto.com or sa CRO coin back in May is 10,000 CRO coins, amounting to 804.91. Ngayon, ang value ngayon ng 804 ko is 1,253.87. So, tumaas siya. 800, 900, 1,000 to 1,100, 1,200. So bumalik siya sa $400 na earning
From $800 naging $1,200, bumalik ulit yung $400 na earning ko dito sa CRO coin. Aside from that, nilagay ko na lang sa dito sa crypto wallet ko yung iba pang investment ko. Nag-invest pa ako sa crypto coin ulit. Tinanggal ko yung Litecoin ko, nilagay ko sa Cardano ko na ngayon 248 na yung value. Nung bumili ako ng Cardano kahapon, ang value niya 239.71. Ngayon, ang value niya, 248.35. So, almost $10 na increase ng value ng coin in just a matter of 24 hours. Hindi na masama. So, at least nakikita ko na tumataas yung value ng Cardano ko. Kita mo naman yung Litecoin, no? Nakakabwisit na Litecoin na yan. Pero yung CRO coin, naglagay pa ako dito ni Bampera. Tinanggal ko yung Ethereum ko kasi bumabagsak yung value ng Ethereum. Nilipat ko siya dito sa crypto.com. CRO coin. Ito yung pwede kong i-pull out at any time. Ngayon, ang value niya, sama na number, 666.60 ang value niya ngayon. Pero nag-earn siya ng 5.26% over the past 24 hours. So, ito. Ito lahat yung history niya. Medyo madami kasi pagka nakikita kong hindi maganda yung number, yun din yung sigurong maganda yung paglaruan kung meron kayong crypto.com app or kahit ano pang app yung ginagamit nyo. Kung nakikita nyo medyo unstable ng isang coin, huwag na kayong masyadong ano. Ayun nga, sinabi ko kanya, kinocontradict ko lang sarili ko. Patience is a virtue. Siyempre, pwede kayong maging patient. Pero kung nakikita nyo sobra-sobra naman na yung nangyayari, sobrang bumabagsak na yung coin, ilipat nyo sa isang promising na coin para mabawi nyo yung pera nyo. Ilipat nyo siya. Balik nyo dun sa coin na yun para mabawi nyo yung nalugi nyo. And then eventually, pag nakikita nyo tumataas uli yung, ano, yung isang coin, parang yung ginawa ko, nakita ko tumataas ulit yung value ng crypto.com, yung CRO coin. Nilagay ko ulit siya dito sa CRO coin. And then yun nga, kumita, bumalik na naman yung momentum yung pera ko. Yung total ko ngayon, 2,391.28. So technically, parang kumita na ako ng almost $500 sa lahat ng mga investments ko. Bumabalik na yung momentum niya. Ayun guys, so maraming salamat. I hope that nagustuhan nyo rin yung mga coins na inaabangan ko. And kung meron kayong mga inaabangan ng mga coins, share nyo naman sa amin dito sa video na to. Share nyo sa comment section ng video na to para at least matignan namin kung maganda ba yung mga coins na yan at maganda bang mag-invest sa mga coins na yan. And kung nagustuhan nyo yung video content ko ngayon, kahit na impromptu, please like the press nyo naman yung thumbs up button. At the same time, kung nagustuhan nyo yung mga contents ng channel ko, please subscribe na rin para updated kayo sa mga future videos ko. And kung may mga friends kayo na interesado sa cryptocurrencies pero siguro hindi pa masyadong alam, gaya ko na bago lang din naman sa crypto market, tutulungan ko kayo para at least sabay-sabay tayo na yumaman. Ayan guys, maraming salamat sa pagsama ulit sa video ko na to, and you all have a good day.